Magandang umaga sa lahat. Ako si Nars Adin Andamo, isang rehistradong nurse. Bali 40 years na po ako na naglilingkod sa ating mga kababayan bilang nurse. Ako po ay naging maker nurse, naging development worker, naging nurse teacher. Mostly po na aking career ay naglilingkod ako sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababaryo. Nakita ko po at naramdaman ang kalagayan ng ating mga kababayan, ang kahirapan dahil sa kagutuman at kasalatan ng serbisyong pangkalusugan. Nakita ko rin po kung gano'ng kahalaga at gano'ng kalaki ang impact ng mga batas sa ating mga mamamayan. Kaya ang oportunidad po sana ng paghubog ng batas, lalong-lalo na sa kalusugan ng bayan, ay sisikapin po natin. No? Kami po bilang mga kandidato ng makabayan sa Senado ay sisikapin namin na ang mga batas ay maglilingkod sa karapatan, sa kapakanan, at sa pagkabuang kaunlaran ng ating mga kababayan. Ako po bilang nurse at manggagawang pangkalusugan ay sisikapin ko po na ang ating mga batas ay maglilingkod sa interes ng ating mga kababayan sa kalusugan. Kasi marami po tayong problema sa ating healthcare system na dapat po tugunan sa pamamagitan po ng mga batas na nandyan na or panukalang batas po para solusyonan po ang problema sa kalusugan. Unang-una po ay yung libreng serbisyong pangkalusugan para po sa lahat ng mamamayan. Pagsiguro po na ang serbisyo ay makarating sa mga kababayan hanggang mga barangay at bayan. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Yeah. Q&A po na video. Dwight Brumler. Good morning, ma'am. If you get elected to the Senate, what is your number one legislative agenda? Yung kapag taong kayo, yun yung una nyo ipafile na panukalang batas patungkol sa ating mga health workers? Una po ay yung National Public Health Care Bill. Ito po nakasaad. Ang dapat ay mayroong sapat na pambansang health budget sa kabuuan po para sa ating mga kababayan na ang halaga ay katumbas ng 5% gross domestic product. Dapat sapat ang budget sa ating mga public healthcare facilities. Kasama na rin po dito, dapat ay may libreng gamot, equipment, supplies sa ating mga kababayan. Kasama rin din po yung pagtaas ng sahod ng mga health workers sa public at sa private po, halimbawa sa mga nurse, yung minimum entry salary ay dapat 50,000 pesos kada buwan at sa iba pang manggagawang pangkalusugan dapat ay 33,000 pesos kada buwan minimum na salary sa buong bansa po ito. Okay na. Ian Bruce, Jimmy. Mamalit, nakikita natin laging problema is yung pag-alis ng mga nurses at ng mga health workers natin. Sa pag naging senador kayo, paano natin yung susunusyonan yung pag-alis ng ating mga healthcare workers? Opo. Marami po mga nurse at iba pang magagawang pangkalusugan ang napipilitan po umalis ng bansa dahil hindi po natutugunan ang pangunahing mga issues, usapin at problema po nila dahil po sa napakababang sahod at saka sobrang overwork po sila sa kakulangan ng personal. So, ito po matagal lang hindi natutunan. So, kailangan po siguruhin ang batas na magtataas po ng sahod at magsisiguro po na tutugon sa pangangailangan ng mga health workers. Magsisiguro po na mararegularize po ang mga contractuals. Yun po ang pangunahing gagawin po panukalang batas pagsiguro na nakabubuhay ang sahod ng mga health workers at nurses po. Bukod po doon, pag-regularize ng mga contractual para may security of tenure po sila. Okay. Sherian Torres, PDSA. Hi, Ma'am. Good morning po. Good morning. Opo, ma'am.
pwedeng sabihin na kahit aktibo kayo sa kilo sa kalsada, neophyte pa rin sa politics. Ano ba? Una, bakit po Senado ang pinili nyo na napakasikip ng laban? Pangalawa, bakit po kayo kailangan iboto ng mga botante Pilipino? Tumatakbo po ako sa Senado bilang kasama po ng mga kabayan. Ito po ay napakalaking bentahe dahil ang dala-dala po namin ay interes at hinaing po ng taong bayan. At ang maglulunglok po sa amin ay taong bayan dahil naniniwala po kami na marami po tayong mga usapin bukod sa kalusugan ay iba pang mga issues yung tinatawag po natin social determinants of health na lubos na magiging malusog po ang ating mga kababayan kung matutugunan. Kung sa health issues po, ayon pang usapin bakit nagugutom at naghihirap ang ating mga kababayan, kasama ko po ang ibang sektor sa makabayan, yung basic sectors po, magtatakal po ng mga issue na po. Kaya ako po ay handang maglingkod sa ibang larangan po. Kung ibuboto po ako ng ating mga kababayan, makakasiguro po na matugunan ang usapin at problema po sa kalusugan na matagal na pong walang access ang ating mamamayan. Napakamahal po na pagpapagamot, pagpapahospital. So ang unang panukalang batas po ay siguro na may libreng servisyong pangkalusugan, libreng gamot, at sapat po na health personnel sa ating mga healthcare facilities. Pero Ma'am Arlene, hindi lang kayo may ganyan pangako. Bakit po kayo kailangan paniwalaan ng pangalaman? I mean, hindi po sa pangmamaliit, no? Pero marami nangangako ng ganyan, healthcare program, etc., etc. Pero bakit po kailangan kayo yung pansin nila? Bakit dapat? Ako po ang dapat mapansin dahil ako po ang merong karanasan, no, sasabi ko, baon ko sa Senado, yung sinseridad. Dahil matagal na po ako naglilingkod na hindi naman po ako nagkaroon ng interes para mapayaman po ang sarili ko. At malakas po ang aming partido dahil yung makabayan po ay binubuo ng iba't ibang sektor na hindi lang po gamot ang sagot sa problema natin sa lipunan, kung hindi yung pagkabuang pag-unlad po ng buhay ng mamamayang Pilipino. Kaya may kasama po ako magtatakel ng issue ng mga magsasaka, kung bakit sila nagugutom, yung mga manggagawa ng mga mababa ang sahod, meron din po sa teacher, sa kababaihan, sa chupel, sa maralitang lungsod, at iba pa pong sektor sa issue po ng human rights, OFWs, at ang ating pong mga kababayan na katutubo. Kaya, kung magbuboto po ako, hindi lang po sektor pangkalusugan po ang makikinabang, kung hindi po ang buong mamamayang Pilipino. Dahil ang makabayan po, pag nanalo ay taong bayan po ang mauupo sa Senado. Salamat po.